sa unang balita. Bilang bahagi ng kanilang community immersion sa subject na Humanities and Social Studies, magkatuwang sa gift-giving program ang mga estudyante ng Baguio 70 Adventist Elementary School at St. Martin Montessori School mula sa Angono, Rizal. Ang programa ay sa pangunguna ng Mountain Provinces Mission Adventist Community Services. Ang balita, hatid ni May Kalim. Pinakaunang araw pa lang ng kanilang exposure sa community immersion, isinama na ang mga estudyante ng HUMS ng Baguio 70 Adventist School sa gift-giving sa Lumang San Pascual, Tuba, Benguet, nang saan sila'y tumulong na nag-abot sa 41 families na naroroon ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, canned goods, damit, mga babasahin at iba pa. Naging maganda po yung experience ko kasi na-try ko pong mag-gifte and na-feel ko po nung binibigay ko po yung gift is masaya po kasi yung feeling na nakita ko po yung mukha nila na naka-smile. Tsaka po masaya po sa pakiramdam kasi alam mo nakakatulong ka sa kanila kahit na maliit lang yun pero sa kanila kasi feel nila kahit malaking bagay na po yung nakabagay mo sa kanila. Yung meron kami sa kanila, para paramdam rin sa kanila na merong nagmamahal sa kanila. Pinangunahan ng Adventist Community Services Team ng MPM sa liderato ni Mr. Jones Dengay ang naturang aktibidad at sila rin ang nag-sponsor sa mga ibinahaging bigas. Kasama rin sa gift-giving event ang mga sponsors ng goodies na galing pa sa St. Martin Montessori School Incorporated sa Angono, Rizal, na pinangunahan naman ni Principal Erlinda Magpantay. First time namin nakasama dito sa kanyang office kasi i-direcord sa amin ng peyo. Pero masaya pala kasi nakikita mo na nakabuhay ng ibang tao sa ibang labas. At saka isa pa, nakikita mo rin pala may mga taong nangangailangan. Ayon sa kanila, ang mga goodies ay mula sa puso ng mga estudyante ng naturang paaralan at sila na mismo ang mga namili at nagpack ng mga ito. Kaya naman masayang-masaya si Julius, isang student representative ng paaralan na sumama sa gift-giving. Ang saya kasi instead na magsayang ka ng oras sa mga walang bagay, nandito ka, tinutulong mo yung oras mo sa pagtulong sa kapwa. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente ng Sitio Lumas sa biyaya ng pagkakaibigan, ngiti at mga regalo. Dapat nga may yung intern, huwag na kami. Dapat nga yaman may ma'am. Tunay ngang, the more you give, the more you receive. Kaya't lagi sana nating tandaan ang salita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 8. Freely you have received, freely give. Ako po si May Celer Kalim para sa Hope Today.